Naparito ang Anak ng Tao upang maglingkod. 16 ng Oktubre. Kung paanong ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Mateo Kapitulo 20 Versikulo 28. Tinawagan niya ang mga tao, hindi sa kapangyarihan, kundi sa paglilingkod, upang dalhin ng malalakas ang kahinaan ng mahihina. Ang kapangyarihan, posisyon, at edukasyon ay inilalagay ang nagtataglay sa kanila sa ilalim ng mas mabigat na pananagutan na paglingkuran ang kanyang kapwa. Maging sa pinakamababa sa mga alagad ni Kristo ay sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo. Sa kanyang mga alagad, si Kristo ay isang tagapangalaga, isang tagabuhat ng pasanin. Nakibahagi siya sa kanilang kahirapan, tinanggihan niya ang kanyang sarili para sa kanila, nauna siya sa kanila upang ayusin ang mas mahihirap na lugar, at hindi magtatagal kanyang tatapusin ang kanyang gawain sa lupa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili niyang buhay. Ang prinsipyong pinagbataya ng pagkilos ni Kristo ay ang pagpapasigla sa mga kaanib ng iglesia na kanyang katawan. Ang panukala at batayan ng kaligtasan ay pag-ibig. Sa kaharian ni Kristo ang pinakadakila ay silang sumusunod sa halimbawang kanyang ibinigay, at kumikilos bilang mga pastol sa kanyang kawan. Ngunit inaabot tayo ni Kristo kung nasaan tayo. Tinanggap niya ang ating likas at nanagumpay, upang tayo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang likas ay managumpay. Ipinakita ni Jesus kung anong bumubuo sa katwiran, at itinuro ang Diyos bilang siyang pinagmumulan nito. Ngayon bumaling siya sa mga tungkuling praktikal. Sa pagbibigay ng limos, sa pananalangin, sa pag-aayuno, sinabi niya, walang dapat isagawa upang makatawag ng pansin o magkamit ng kapurihan para sa sarili. Magbigay kayo na may katapatan, para sa pakinabang ng mahihirap na nagdurusa. Sa panalangin, hayaang makipagniig ang kaluluwa sa Diyos. Sa pag-aayuno, humayo kayong hindi nakayuko ang ulo at may pusong puno ng mga kaisipan tungkol sa sarili. Siyang lubos na nagpapasakop ng kanyang sarili sa Diyos ay magbibigay sa kanya ng pinakakaaya-ayang paglilingkod. Dahil sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Diyos, ang mga tao'y nagiging manggagawang kasama niya sa paghahandog ng kanyang karakter sa sangkatauhan.